Vatican. Napakaraming sikreto ang itinatago ng Vatican. Isa na dyan ang pagkakasangkot nito sa gera ng mga Nazi. Mula sa pagtanggap ng buwis mula kay Adolf Hitler hanggang sa pagpupuslit ng mga kayamanan mula sa mga pamilyang Hudyo. Idagdag na natin dyan ang kontrobersya tungkol sa eksorsismo hanggang sa pagkakadawit ng mga kinatawan sa sexual activities. Ilan lang yan sa mga madidilim na sikreto ng Vatican na nababalutan ng misteryo. Gusto mo bang malaman kung ano-ano pa ang mga ito? Halina't pag-usapan na natin. Bago natin simulan ang video na ito, ay gusto ko lang ipabatid sa mga manonood na ang mga impormasyong mababanggit ay base sa aking pagsisiyasat at hindi nababahira ng personal na pananaw. Ito ay for educational purposes lamang. Ang Vatican ay kilala sa kamanghamanghang pangrelihiyong kultura, arkitektura at mga monumento. Isipin mo na lang na nandito rin ang trono ng Papa. Sino ba naman ang hindi mabibilib? Subalit, isa rin itong pugad ng kontrobersya at mga conspiracy theories. Hindi ito nagkukulang sa mga madidilim na lihim ng nakaraan. Isa na dyan ang pagsasagawa ng 100,000 eksorsismo. Pinaniniwalaan na ang eksorsism ay isang kasanayan na nakikita lamang sa horror movies at ito ay sa panahon ng Middle Ages. Ngunit, ang pagsasanay ay patuloy na nabubuhay sa simbahang Katoliko, lalo na sa Vatican. Si Padre Gabriel Amort ay isang yumaong pari at nagsilbi bilang punong exorcist ng Vatican. Naglingkod siya sa loob ng 60 taon at pinaniniwala ang nakapagsagawa na mahigit kumulang na 160,000 exorcisms. Gayunpaman, ang eksorsismo ay hindi lamang limitado sa yumaong punong exorcist na ito. Ginawa rin niya ng iba't ibang papa sa mga nakaraang taon. Noong 2018, iniulat ng BBC na nanghihikayat ang Vatican ng 250 na pari mula sa buong mundo sa isang taunang exorcism workshop. Malaki rin ang partisipasyon ng Vatican sa World War II. Kinulungan nito ang mga kriminal na Nazi upang makatakas sa Allied Forces. Matapos ang tagumpay ng Allied Forces sa Alemanya, ang mga kriminal na Nazi ay napilitang humingi ng tulong sa labas ng Europa upang sila ay iligtas at kupkupin. Dahil dyan, libo-libong Nazi ang nakatakas sa mga bansa sa Timog Amerika, partikular na sa Argentina, Chile at Brazil. Ang mananaliksik ng Harvard na si Gerald Steinacher ay nagsulat ng isang libro na nagpapakita ng mga dokumento na nagtuturo sa Vatican na tumulong sa mga Nazi na makapaglakbay sa mga bansang nabanggit. Naniniwala din si Steinacher na ginawa nila ito sa pag-asang muling mabubuhay ang Kristyanismo sa Europa at sa takot sa lumalagong kapangyarihan ng Soviet Union. Gayunpaman, ang Vatican ay tumanggi na magkomento sa mga paratang na ito. Bilang karagdagan sa pagtulong sa Nazi criminals, ang Vatican ay kasagwat din ng mga Nazi sa pagpuslit ng mga ninakaw na sining, kagamitang pang-golf at iba pang ari-arian ng mga pamilyang Hudyo. Dahil dyan, sinasabing pinagkakitaan ng Vatican ang Nazi Holocaust. Si Gerald Posner, isang American journalist, ay nagsasabi na si Bernard Nogara, na nooy financial advisor ng Vatican, ay pinaniniwala ang isang espiya ng mga Nazi. Siya ang pinaniniwala ang nagpasimula ng mga kakilakilabot na financial strategies na nagpahintulot sa Vatican upang mamuhun ng pera sa mga Italian insurance companies kung saan nakatago ang life insurance assets ng mga pinaslang na pamilyang Hudyo. At dahil ang Vatican ay tagapagpuhunan lamang at hindi direktang nagbibigay ng insurance, hindi nila kailangang ibalik ang lahat ng kinitang pera mula sa scam na ito. Hindi naman pahuhuli ang Vatican Bank at kilala rin bilang Institute of Works of Religion o IOR na nasangkot sa napakaraming iskandalo sa mga nagdaang taon. Ang pinaka-kontrobersyal ay ang pakikitungo nila kay Hitler. Itinuro ni Gerald Posner na ang Vatican ay taong-taong tumatanggap ng buwis mula kay Hitler para magamit sa simbahan. At dahil hindi sinisilip ng ibang bangko ang transaksyon ng mga religious banks, malaking halaga ng pera ang idiniposito sa IOR upang hindi ito masubaybayan
ng mga Western banks. Ang IOR ay ginamit upang mag-imbak ng bilyong-bilyong dolyar at ang mga detalye nito ay hindi pa rin nabubunyag sa publiko magpasa hanggang ngayon. Sa modernong panahon natin ngayon at sa paglago ng social media ay hindi na mahirap sumingaw sa publiko ang iba't ibang pribadong impormasyon na pinagkakaingat-ingatan natin. Subalit, maniniwala ka ba na nangyari rin yan sa Vatican? Binansagan nga itong VatiLeaks, isang libro na may pangalang His Holiness, ang inilabas noong 2012. Ito ay batay sa mga nag-leak na papeles ni Pope Benedict. Ang pribadong dokumentong ito ay isiniwalat mismo ng sariling mayordomo ni Pope Benedict XVI sa isang Italian journalist na si Gianluigi Nuzzi. Matapos suriin ang mga dokumento, isinagawa ang isang masusing pagsisiyasat. Ang resulta ng pagsisiyasat ay nagsiwalat ng mga kahindik-hindik na impormasyon. Ang mga taong walang koneksyon sa Vatican ay sinasabing binablockmail ang mga gay bishops at tinatakot sila dahil sa paglabag sa kanilang celibacy vows. Ang celibacy vows ay ang pagpipigil ng mga pari na makilahok sa anumang sexual activities. Sa katunayan, si Pope Benedict XVI ay tuluyang nagbitaw sa pagiging papa noong 2013 dulot ng iskandalong ito. Ngayon naman ay silipin natin ang Apostolic Penitentiary. Ang Apostolic Penitentiary ay isang secret tribunal na nag-iimbestiga sa tinatawag na heinous crimes ng mga individual. Ito ay sinasabing itinatag noong 1179 at nananatiling lihim hanggang noong 2009. Dito, ang Papa lamang ang maaaring magbigay ng absolusyon sa mga taong dinadala at humaharap sa tribunal na ito. Halimbawa na dyan, ang mga kasalanan sa pagtatangkang patayin ng Papa, isang pari na naglantad ng kanyang kasalanan, o ang pagkakakilanlan ng mga taong nagtatapat ng kanilang mga kasalanan. At marami pang iba, ang Papa ay ang nagsisilbing pinuno ng tribunal at tinatawag siyang major penitentiary at maaari siyang mag-alok ng absolusyon o hayaan na lang niyang maisabisa ang otomatikong pagtitiwalag o pagtatakwil sa isang taong nagkasala. Ngunit, ang pinakamatindi sa lahat ay ang paglilitis sa isang taong patay na. Noong 897 AD, isinampa ng simbahang katoliko sa paglilitis ang isang taong wala ng buhay. Kilala siya bilang Cadaver Synod. Ang posthumous trial ni Pope Formosus ay isinagawa ni Pope Stephen VI, ang successor ni Pope Boniface VI. Inakusahan si Formosus sa illegal na pagkuha ng posisyon. Kahit na sa puntong iyon, ay 7 buwan na itong patay. Ang bangkay ng Papa ay hinukay. Nakasuot pa nga ito ng pansimbahan na kasuotan at idinala sa hukuman ng Papa para ito ay litisin. Bukod dyan, kumuha pa ng isang dikon upang maging tagapagsalita ng patay na Papa. Di kalaunan, siya ay napatunayang nagkasala at ang lahat ng kanyang nagawa bilang Papa ay idineklarang walang bisa. Ang kanyang damit ay pinalitan ng basahan at ang kanyang 3 daliri ay pinutol at ang kanyang katawan ay itinapon sa ilog ng Tiber kung saan itinatapon ng mga sinaunang Romano ang kanilang mga kasumpasumpang kriminal sa mga nagdaang mga siglo. Tunay ngang kamangha-mangha ang Vatican, hindi ba? Kaya naman, hindi tayo nagkukulang sa mga libro at pelikula na ang inspirasyon na ito. Meron ka pa bang nalalamang sikreto ng Vatican? Ibahagi mo na yan sa comment section, kaayos. Maraming salamat sa panonood, mga kaayos. Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to!